Bismillah, assalamualaikum mga kaibigan. Welcome back ulit sa aming channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw ay ang beef kare-kare. Kaya sa may mga paborito nito, huwag niyo itong palalagpasin. Halina kayo, samahan niyo kaming magluto. Ito pong karne ng baka ay ating lulutuin sa pressure cooker ng mga isang oras para siguradong malambot na ito. Pero kung wala po kayong pressure cooker ay okay lang din naman sa mga pangkaraniwan na kaldero. Yun nga lang, medyo matagal magpalambot nito. At habang pinapalambot nga natin itong karne ng baka, ihanda na po natin ang iba pang mga ingredients. Ayan, ito po ang ilalagay nating peanut butter. Pero kung meron kayong mga buo-buong mani, durugin lang ninyo para maging pino. Panoorin nyo lamang po ng buo itong ating cooking video mga kaibigan para makita nyo pa ang ibang ingredients sa ating ilalagay. Itong pechay at sitaw ay pakuluan lang natin ng saglit. Pero pwede rin naman ang gawin nyo, idiretso na siya mamaya pagluto ninyo. Ayan, kapag pinakuluan nyo ng saglit, i-set aside nyo lang pagkatapos. Ito namang talong ay pipretuhin natin ng mabilis lang. Pero karaniwan talaga yung talong sinasama dun sa pinapakulong gulay. Mas gusto lang kasi namin yung talong ay pinipirito. Ayan, okay na itong ating pritong talong. Set aside lang natin. Pagkatapos nito ay magsalang na tayo ng isang kaldero, lagyan ng kaunting mantika, at mag-umpisa na po tayong mag-isa ng ating sibuyas at bawang. Gisagisahin lang natin. Ngayon, ilagay na natin ang peanut butter. Haluhaluin lang natin ito. Pagkatapos, ilagay na ang ating beef broth. Ngayon, tatakpan lang natin ito saglit hanggang sa kumulo. Ayan na, hindi na po natin ito kailangang pakuluin pa ng matagal dahil luto na naman itong ating baka. Ngayon, ilagay na natin itong achuete powder na tinunaw sa mainit na tubig. Pagkatapos ay halu-haluin lang. Pagkatapos maglagay tayo ng kaunting mamasitas kare-kare powder. Kaunti lang dahil meron na naman tayong peanut butter at achuete powder. Antayin lang natin na lumapot ang ating pinakasarsa o sabaw. At pag malapot na, ilagay na natin ang mga gulay. Patayin na ang apoy dahil ito ay luto na at pwede na itong iserve.
Ayan, at ang pampalasa naman ng ulam natin ay ang alamang o ginisang alamang. Halina na po kayo, tayo'y kumain na. Pero bago ang lahat, mag-subscribe po muna kayo dito sa aming channel kung kayo ay bago lamang at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bago naming upload. Yun lang po, maraming salamat. Makasalamat.